ano ang mga investments nyo para sa edukasyon ng inyong anak? Sige nga, ano-ano na nga ba yung mga ginawa ninyong investment para kayo ay mapaghandaan ang future, ang edukasyon ng ating anak, okay? So mamaya babalikan natin kung ano yung mga sinagot ninyo, ha? At titignan natin whether ang mga ito ay nagmamatch dun sa mga ire-recommend ko. Okay, so handa na ba kayo? These are my recommended investments para sa edukasyon o pag-aaral ng anak. Okay? So I hope that you will use this guide para mapag-isipan yung mabuti na ang mga ito yung aking nire-recommendang produkto para sa pag-aaral ng anak. Okay? So I will make that very clear, ha? The purpose is for the education of your children. Okay? So yun, ako yung isa, sabi niya, wala pa daw siya na sinisimulan. So sana, ha, Franco, mag-umpisa ka nang mag-save para sa iyong anak, dahil napakahalagang paghandaan yan, dahil malaking gastos yan pagdating ng panahon. Okay, so tignan natin, ito ang aking mga recommended investments. Number one, chan-jan-jan-jan. Okay, tignan natin ano ba yung aking mga recommended investments. Number one is rental property. Okay, bakit? Babalikan ko lang, ha, na ang sinabi ko ay dapat ang tinitingnan natin ay 10 years horizon. Okay? Ayan, so maganda si si Jepoy, sabi niya, para sa akin, ang real estate income per month daw niya, yun yung iniipon niya para sa kanyang pag-aaral ng anak, no? So actually tama yung ginagawa mo, Jepoy. Yan, ha, i-add nyo na as friend si Jepoy kasi mukhang meron siyang tamang pananaw sa buhay. Okay, so rental property yung una kong recommendation. Bakit? So unang-una, dahil ito ay 10 years yung time horizon natin. So may panahon tayo para mabawi yung ating investment dun sa rental property. Mayroong monthly regular cash flow. So monthly, kapag naipagpatayo natin, for example, no, so 10 years yung horizon, yung 1 year ay allocated for the construction. And then the succeeding 9 years, lahat ng rental income na makukuha dyan, yan ngayon yung isusubi mo para sa pag-aaral ng iyong anak. O, di ba? At maganda pa yan dahil every month meron kang makukuha. Tapos meron ka pang hedge to inflation dahil habang tumataas ang renta, ay nakikisabay ito sa inflation rate. Okay? Bago magsimula dito sa rental property, please, kayo po ay mag-market research muna, ha? Kailangan po talaga ito. If you're interested to know more about this, pwede po kayong pumunta sa vincerapisura.com, or maski sa Google, i-Google ninyo Vince Rapisura Rental Property Market Research. At lalabas po doon ang sinulat kong guideline kung paano gumawa ng market research sa pagpapagawa ng rental property. Okay? Tapos, sundin natin ang aking 3-20-20-20 housing rule, which means, rule natin sa pagpapabahay. Dapat 3 years lang na maximum ng ating salary ang worth ng ating bahay. 20% down payment ay makukuha natin. Maximum 20 years to pay. At 20% down payment mabibigay natin. At 20% ng ating income, monthly income, ang allocated for the amortization. Tapos kapag rental property yan, dapat 8 years ROI and within the first year, positive cash flow ka na. Okay? Ang next ay ang Pag-ibig MP2, of course. At tayo ay maggagawa ng separate na presentation dyan mamaya. So Pag-ibig MP2, so papasadahan lang muna natin kasi i-enumerate natin yung mga recommended investments. So, pag 5 years or more pa ang time horizon mo para sa pag-aaral ng iyong anak, then Pag-ibig MP2 is a good investment. Okay? Tapos, maganda ito kasi pwede tayong magkaroon ng annual regular cash flow, at ituturo ko yan mamaya paano natin gagawin.
100% guaranteed ng government. Kaya napaka-safe niya, no? Kung capital preservation na pag-uusapan, pasok na pasok. Tapos, tax-free din ito. At napipreserve natin ang capital. Okay? So, kung interested kayo sa rental property, no, at hindi kayo makapagsimula on your own, pwede kayong sumama sa aming rental property joint venture. 100,000 pesos lang po ang isang contribution nito. At walang entry fee, quarterly ang payout. Paghahati-hatian po natin ang rental income ng property na yan. Actually, the picture is shown there to you right now. At kapag mag-exit kayo within 2 years na nag-contribute kayo, meron lang exit fee na 3%. Pero beyond 2 years ay wala na. Ang estimate po namin na returns niyan ay nasa 6 to 15% per annum in the next 20 years. And I would like to emphasize, no, na kapag sumali dito sa ating joint venture, SEDP, yung aming organization, ay nagre-retain po ng ownership noong property. Okay, so pagpatuloy natin ang ating recommended investments. Number 3, government bonds. Okay, so tignan natin ang ating government bonds. Dapat 2 to 5 years ang ating time horizon sa pag-aaral ng anak kapag government bonds ang ating tinignan. Just to differentiate ha, ang government natin, tinatawag niya na bond kapag more than 1 year. Bills naman ang tawag niya kapag ito ay less than 1 year or up to 1 year. So short term would be treasury bills and long term will be treasury bonds or government bonds. Oh, diba? Something new you learned today. Higher returns din ito compared to the commercial bank time deposit. And this is also 100% government guaranteed kasi ang nangungutang po sa atin ay ang gobyerno. So kapag nagbigay tayo ng pautang sa gobyerno, of course, garantisado yan ng ating gobyerno. Kaya ipagdasal natin na maging matatag ang ating government. Okay. Recommended investment natin number 4. Rural bank time deposit. Okay. So kapag tayo dito ay pumasok naman, 5 years dapat din ang ating time horizon so we can take advantage of the tax-free benefit nito, no? I-limit lang yung ating investment up to 500,000 pesos para covered pa rin ng PDIC ang ating investment. Dahil nga, of course, medyo mas ano, no? Mas risky ang mga rural banks. But if it is up to 500,000 pesos, 100% naman yan na i-cover ng Philippine Deposit Insurance Corporation. At di hamak po na mas mataas ang time deposit rate ng rural banks compared sa commercial banks. No? I have a friend na recently in-assist ko siya, no, at nag-compare kami. Maglalagay siya ng time deposit para sa anak niya na 2 million pesos. Sa commercial bank, ang mafe-fetch niya ay 1% per annum, tatanggalan pa ng 20% na withholding, so 0.8%. Tapos, dito sa kapitbahay namin na rural bank, no, sa, dito sa May Rizal, ay mayroon kaming nakuha na 4% ngayon. Pero last year, may promo sila, 6.3%. So sayang, hindi siya nakaabot. Okay? So, yan ang ating recommended investment number 4. Tapos, actually kapag sa rural bank time deposit, pwede po na monthly ang payout sa interest. So, gagawa ka lang ng separate na settlement account for that para makuha mo yung interest per month. Okay. Recommended investment number 5, time deposit sa kooperatiba. Siyempre naman, siguro ngayon alam na alam nyo na, no, na ako po ay talagang pinopromote ko ang cooperative investment, no? Gusto ko nga na matawag na Mr. Co-op or Miss, pwede rin, ano? So tignan natin kung ano yung sa cooperatives natin. So 2 to 5 years dapat ang ating time horizon, pero kailangan nating tandaan na wala pong guarantee ito kahit kanino ha, wala itong PDIC. So yung kooperatiba lang mismo yung pagkakakilala natin sa kanya kung gaano siya kalakas, doon ang basehan. Kaya pumili tayo ng mga co-op na mayroong co-op pesos score na greater than 85 points. So kung hindi nyo alam gawin yan, mayroon din po mamayang chance kung paano kayo makapag-participate sa amin ng joint venture para yung recommended namin na mga kooperatiba ang inyong mapapasukan. And of course, kapag joint venture ang sinabi natin,
profit and loss sharing yan, ha? Hindi namin gina-guarantee, kikita tayo ng sabay-sabay at malulugi tayo ng sabay-sabay kung nagkataon. Okay? So, ang co-op din sana na pipiliin natin at least 10 years ang ating existence. Ang existence niya, no? 10 years na siya na nag-exist. Tapos, yung kanyang headquarters ay pagmamay-ari niya. Okay? Yan yung time deposit sa kooperatiba. Tapos, of course, dahil nga wala itong guarantee, usually ay mas mataas ang time deposit sa kooperatiba. So, if you compare, ako ay meron akong nakukuha na time deposit as much as 7-8% sa mga cooperatives. At ito ay tax-free din na nakukuha ko dahil nga, pag income derived from members ng cooperative, tax-free din po yun. So, kung gusto nyo doon, pwede tayong mag-profit loss sharing at mayroon tayong sistema para dyan, and you can see how it works later. Ipapakita natin. Okay? Number 6 recommendation, treasury bills and commercial bank time deposit. So, 1 year yung time horizon mo kapag dito ka na maglalagay. So, ito actually kapag palapit na, no, na mag-aaral yung iyong anak, dapat doon ka na sa mas safe at mas liquid na mga investments. So, treasury bills and commercial bank time deposit would fit that. Liquidity and capital preservation ang pinaka-main concern natin. Kaya dito natin siya nilalagay. Okay? Number 7, money market and bond funds ng mutual funds. Actually, pareho lang siya ng number 8. Money market and bond funds sa UITF. Kasi pareho itong dalawang ito na mutual fund at saka unit investment trust fund na mga pooled funds. So, dapat ang papasukan lang natin dito, ang pipiliin natin. Oh, listen carefully ha. Read my lips. Okay? Read my lips. Dapat ang kukunin natin pagpapasok sa mutual fund or UITF at ang purpose ay education, money market fund, or bond fund lamang. Actually, ilalagay ko pa nga yan na government bond lamang. Okay? So, yung sa ibang mga funds, hindi dapat natin yun papasukin dahil mag-fluctuate. Ayan! Naku, pasensya na! Grabe talaga! Welcome to the Philippines! Sabi ko nga, no? As in, nag-fluctuate po ang ating internet connection. So, patawad po at sana maintindihan nyo, ganyan talaga ang ating sitwasyon dito ngayon, no? So i-summarize ko lang po ulit, no? Investment products na features na kailangan natin tignan kapag education ng children ang ating titignan. So capital preservation ang priority, long term yung time horizon, liquid kapag kailangan natin, at ang budget natin ay inflation adjusted. Okay? Ako si Sir Vince nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.